sobrang inis ko na ng mga panahon na yun. Yeah. So, I'm asking not to be ill, me? Hey guys, kamusta na? Eto, nakabalik na kami dito ngayon sa Chicago, galing ng Pilipinas, at nandito kaming lahat ngayon sa hotel room. Mukhang matatagal lang pa kami dito dahil may nangyaring hindi maganda dun sa bahay namin dito sa Chicago. Kailangan pang ayusin. Pero hindi tungkol dyan yung kwento na to, eh. Gusto ko lang sanang ikwento sa inyo yung nangyari sa amin papuntang Pilipinas. Ganun din, hindi rin maganda yung nangyari at baka lang kasi kapulutan ninyo ng aral. Nagsimula lahat ng December na yun yung flight namin papuntang Pilipinas. At gaya nga ng kahit sinong Pinoy na matagal na hindi nakapagpasko sa Pilipinas, sobrang excited namin. Napuno na namin kaagad yung maleta ng mga pasalubong a few days before the flight pa. Maaga tong flight namin, kaya madaling araw pa lang nagpunta na kami sa airport para siguradong hindi kami maiwan. Siyempre, nung mahigit isang dekada yata kaming hindi nakapagpasko sa Pilipinas. Sa katunayan niya, itong mga bagets ko, never pang nakapagpasko doon. Gusto sana namin iparamdam sa kanila kung gaano kasaya ang Pasko sa Pinas. Kasama rin namin sa trip na to yung anak namin na lalaki na si Dave. Sinama rin niya yung girlfriend niya, si Kat. Hindi pa nararanasan na magpasko ni Kat sa Pilipinas, kaya excited na rin siya. Check-in na namin lahat ng mga luggages na kailangan i-check-in. Pumunta na kami sa security. At nagantay na kami para sa aming flight, American Airlines going to San Francisco. And from there, sasakay kami ng PAL papuntang Manila. Wala kaming kaalam-alam na may mga challenges palang mangyayari along the way. Natuwa talaga kami dito sa aming domestic flight dahil sobrang komportable. At eto na rin yung expectation na naset sa utak namin for the rest of our trip papuntang Pilipinas. Pagka take off pa lang, nag-serve kaagad sila ng hot towel just to freshen up. Eh syempre, di ba, pagod kami. Kaya yon, nakaiglip ako sandali. At pagkatapos no, nag-serve kaagad ng welcome drink. Meron akong ginger ale, tapos nagbigay pa ng biscuit. Sa sobrang pagod, nakatulog ako siguro mga isang oras. Pagkagising ko, hiningi nila yung order ko for breakfast. Siyempre, ano, nagutom na ako kakatulog. Nag-request ako ng omelette na may sausage. Siyempre, dapat may matching fruit platter pa yan para busog na busog. Kumuha din ako ng croissant. Croissant? Diba, ang sarap. Na-enjoy ko itong mga pagkain na ito during the flight. Nakita ko si Day na kumuha ng cinnamon roll. Tinikman ko rin. Curious lang. Kaso yung lasa okay lang. Ayos lang para sa akin. Kaya ayun, inumpisa ko ng kainin yung in-order ko. Okay na okay yung omelette. Gusto ko yung lasa. Pati yung texture ng potato na nasa side. Na-enjoy ko nga eh. Actually, o tingnan nyo. Yung ngiti ko hanggang tenga. Yun nga lang ano, kapag kain ka ng kain, syempre aantukin ka. Pero bago ako matulog uli, syempre kakainin ko na yung croissant. Okay yung croissant in a way na mainit-init pa siya. Tamang-tamang lagyan ng butter dahil mag-melt ito agad. Ang sarap nito sa kape no, or sa hot cocoa. Pero at this time, gusto ko tubig lang muna. Kaya yun, in-enjoy ko na yung croissant as it is, tapos tubig lang. Siyempre, kailangan natin ng panulak sa katakawan na to. No? At inubos ko na rin yung fruit platter. Meron yung strawberry, meron yung mandarin orange, honeydew, pinya, at mga blueberries. Solve na solve talaga. Mahaba-haba rin tong flight from Chicago to San Francisco. Halos 5 oras din. Kaya yun, ang ginagawa ko sa flight kung hindi kumain, nanonood lang ako ng movie. May in-flight movies rin kasi. Nalibang ako ng sobra to the point na hindi ko namalayan na palanding na pala kami sa San Francisco. Pagtingin ko sa bintana, guys, meron akong nakitang isang structure sa desert. Para siyang isang metal structure na bilugan at nagre-reflect. Hindi ko ngayon alam kung ano yun. And up to now, guys, curious pa rin ako kung ano yung structure na yan. Alam nyo ba kung ano yan? Baka naman pwede nyong sabihin sa akin. Pag-land namin sa San Francisco, hindi kami nagmamadali at all. Dahil alam nyo ba na 10 oras ang layover namin? Ibig sabihin yan, 10 oras kami na mag-aantay sa airport bago kami makasakay sa PAL, sa Philippine Airlines, papuntang Manila. Kaya ayun, dahan-dahan lang yung lakad namin. At yun nga, no, pagkalabas ng gate, nakita ko kagad may Goldilocks pala doon. Excited na akong tumikim at bumili ng mga items pero sabi ko mamaya na lang. Total, mukhang mamememorize ko naman itong buong airport sa 10 oras, di ba? Kaya yun, naglakad kami ng dahan-dahan, parang namamasyal lang sa luneta. Picture-picture. Tapos kung may makita kaming mga upuan, upo muna, kwento-kwento, pahinga.
At kahit nga komportable yung biyahe, syempre nakakapagod pa rin ito dahil 5 oras kang nasa aeroplano eh. Kaya yun, we took our time bago pumunta dun sa gate. Okay, I'm gonna get check the flight details. Hanggang sa makarating kami dun sa gate na pupuntahan namin. At dahil nga sobrang aga ng dating namin, 10 hours before the flight, wala pang naka-assign na gate. Kaya naman nagdesisyon ako na pumunta muna sa lounge. Naka-business class kasi kami sa trip na to at isang privilege dyan yung lounge access. Tagal kong pinag-ipunan ito, kaya sobrang excited kami lahat. Bago pumasok, nagmasid muna ako kasi wala akong nakikitang sign ng Philippine Airlines dito. Kaya nagtanong ako dun sa receptionist. Chinek ko lang kung eto rin ba yung lounge ng Philippine Airlines. Do you know where the Philippine Airlines lounge is? The temporary Air Force lounge, no? And apparently nga, sabi niya sa akin, wala daw sariling lounge ng Philippine Airlines. Pero nakikipag-share sila sa lounge na to, kung saan pag-aari ito ng Air France. Ang sabi pa sa amin ng receptionist, temporary lounge lang ito ng Air France, kaya yung size medyo maliit. So tinanong ko siya kung pwede na kami pumasok. And unfortunately, ang sabi niya, hindi pa daw. Dahil kailangan pa nilang i-accommodate yung iba na mauuna yung flight sa amin, dahil nga maliit lang yung lugar. So are you on the flight from yes. tonight? Yes. Yes, from tonight. So it's too early because you have already a boarding pass? Yes, we do. Yeah, but we have a small lounge, so we need a space. So it's a little bit too early. But if you come around 4 o'clock, 5 o'clock, we'll be fine. Mukhang mga 6 na oras pa yung aantay namin bago kami payagang makapasok sa lounge. Kaya nag-ikot-ikot muna kami sa airport at naghanap ng matatambayan. Para dun sa mga hindi familiar sa lounge, let me just explain this to you real quick. Itong lounge na to ay special facility sa loob ng airport kung saan nagbibigay ito ng extra services. Karaniwan kapag business class or first class passenger ka, may automatic access ka sa mga lounge na to. Karaniwan dito guys, libre yung mga pagkain at inumin. Wantusawa kumbaga, all you can drink and all you can eat. At tahimik din itong lugar na to at pwede ka matulog. Siyempre, di ba? Kailangan naman nating sulitin yung nabayaran na natin. Kaya ganun na lang yung interest namin na makapasok sa lounge. Pero okay lang, naiintindihan naman namin kung bakit hindi pa pwede yung mga panahon na yon. Nakakainip din ng tumambay yan. Ang tagal din namin dun eh. Kaya naman nigayaan ako magpunta sa Goldilocks para bumili lang ng pangmerienda. Nakakatuwa yung setup dun sa Goldilocks dahil parang karinderya lang sa Pilipinas. May iba't ibang ulam kagad na nakaharap sa'yo. Akala ko yung isa dun dinuguan kaya nag-order kagad ako. Kaso nga lang bigla ko napahiya. Hindi pala dinuguan yun. Pork adobo pala, maitim lang. Nadali ako doon sa adobo na yun ah. Pero buti na lang merong siomay pa rin at siopaw. Yun yung binili namin. At nag-order din kami ng karyoka. Naalala ko pa yung tubig. Hindi ako bumili niyang tubig na yan. Kung hindi ako nagkakamali, parang mga nasa $6 yung halaga niyang tubig na yan sa ganyang lalagyan. Kaya naman ang ginawa ko ay nag-request na lang ng cup para naman makakuha na lang ako ng tubig sa drinking fountain. Diba? Tipid pa. Maganda dito sa San Francisco Airport dahil may museum sa loob. Doon kami muna namasyal. At sa kakaikot nga, nauhaw ano, so bumili kami ng juice at nagkape rin. Astig dito yung kanilang vending machine. Robot guys, may robotic arm. Ayun guys, after namin mag-ikot-ikot, hindi rin nagtagal dumating na yung oras kung saan kami pwede nang pumasok sa lounge. Kaya yun, dali-dali na namin kinuha yung mga gamit at dumiretso na kami para mag-check-in. Pasok dun sa loob, na-confirm nga namin na masikip nga itong lounge dahil nga maliit. Pero okay lang dahil nakuha naman kami ng upuan kaagad. At since gabi na nga ito, no, so kaping-kapi na ako dahil nga inaantok na eh. Kaya naman pumunta na ako dun sa coffee vending machine at kumuha na ako ng cafe americano. Ang pagising lang. At syempre diba, kakain na naman tayo. So pagkakuha ko ng kape, chinek ko yung mga available. Meron silang pasta dito, marami ring mga sandwiches, may mga cold cuts din, kaya marami tayong choices. At syempre, napakaraming dessert din. So nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyong kainin. Kumuha ako dito ng meatball na pasta. At nagmasid-masid ako, baka merong medyo light. Ayoko magprutas, pero meron ako nakitang yogurt parfait. Kaya ito muna yung kinuha ko for the meantime. So meron akong kape, may yogurt parfait, meron din akong pasta. Para sa akin, solve na muna to.
Kaya tumabi muna ako, pumunta muna ako dun sa aking upuan para i-enjoy tong mga to. And at this point, tong aking mga bagets ay pagod na. Nandun na sila sa kanilang upuan, wala pang ganang kumain. Pero busog din yung mga yan dahil marami rin nakain kanina. Kaya nagpahinga muna sila habang kumakain na naman ako. Itong meatball pasta, okay na okay guys. Mas gusto ko yung meatball kesa sa pasta kaya yung kinakain ko palagi. At meron din akong extra time para makapagtrabaho pa bago lumipad. Sa sobrang focus ko dun sa aking ginagawa, hindi ko na namalayan yung oras. Lumapit na lang si Day sa akin para sabihin na tinatawag na kami dahil nagbo-board na yung aeroplano. Kaya dali-dali na kami pumunta. Pagdating sa gate, eto yung tumambad sa amin. Mukhang super full flight tayo. Punong-puno ng tao, ang dami. Pumunta kami malapit sa counter para maghanap ng maupuan. Sa sobrang dami ng tao, wala ka nang makitang maupuan kaya tumayo lang kami sa isang tabi. At doon na kami nagantay. Attention to all passengers of Philippine Airlines Flight Air 105 out to Manila. We are paging for the following passengers. Nandun na kami sa gilid habang nag-aantay para hindi kami makaharang doon sa mga dumadaan. Pero hindi nagtagal, narinig ko na tinawag niyo mga pangalan namin. Excited na kami lahat. Akala ko papapasukin na kami. Yung pala, may mga problemang nag-aantay. So nagva-vlog ako habang naglalakad papunta sa counter. Nag-request lang yung isang ground crew na huwag ko na siyang i-video kaya hindi ko na ipapakita yung coverage na yun. About what the incident is about this? Yeah. Sir, I have asked you not to video me. Pero ito ko kwento ko sa inyo. Sinabi niya sa akin yung mga problema. Hindi lang isa, tatlo yun. Unang-una, sirado yung remote control ng TV. Kaya hindi namin makokontrol yung TV from the remote. Pero hindi naman kalayuan, mga dalawang steps lang. Hindi ito yung upuan na tipong maaabot mo eh. Pero okay lang, no big deal, diba? So guys, okay lang sana yung una eh kasi we're excited to go to Manila. Kaso nangyari, hindi na nga dapat ako mag-audio eh. Dapat idadab ko lang to. Pero apparently, dalawang seats or tatlong seats sa mga bata yata dalawa, hindi makakontrol yung remote. So okay lang. Yung pangalawang problema naman, hindi daw makakabit yung headphone jack dahil sira yung saksakan. Kung i-manual kong buksan yung TV at gumana, paano ko naman maririnig yung sinasabi kung hindi ko masasaksak yung headphone jack? Eh, 15 hours yung travel time. Pero sa isip ko, parang okay na lang din, diba? Kesa naman masira yung araw ko at yung buong bakasyon, papabayaan ko na lang to. Eh kaso, ito na yun. Yung pangatlong problema. Because naka-business class kami and then sira po yung tray table. Sira na naman. Sira daw yung tray ng upuan. At dun pa sa bata kay Daniel. E iniisip ko, paano makakakain yung bata kung yung tray na paglalagay ng pagkain hindi gumagana? Sobrang inis ko na ng mga panahon na yon. Kasi nga no, parang ang dami ng inconvenience. Tapos yung pangatlo dun pa sa bata, siya pa yung maapektuhan. So ang hirap tanggapin ng ganun. At eto pa guys, pinapag-email ako para magsumbong daw tungkol dun sa nangyari. Tapos bibigyan ako ng extra mileage para sa inconvenience. Sir, I could give you either the email and then could also give you mileage for the inconvenience of this flight. Extra mileage, parusa na naman yun kapag may extra mileage kasi sasakay na naman ako sa PAL. Not to mention, yung pabalik namin sa California, galing ng Manila, yung returning flight, PAL na naman. Sana maayos na naman, pero kawawala mo si iyo. Kasi ang haba ng flight, tapos okay lang sa yung ano eh, sira yung TV or yung headset. Ma'am, okay lang ba na sana may katabi po yung mga bata? Ilan yung request na? So sa makatawid guys, nakiusap talaga ako dun sa manager nila. Baka pwede na gawa nila ng magic kasi hindi mag-work yung palipat-lipat ng upuan. I need to tell you something guys. Because Danielle's seat apparently has a broken tray. Yeah, we know. And the TV is now, the control is now working. But don't worry because they're helping us out to fix the issue. Okay? And the outlet is not Yeah, it's not their fault. They're just doing what they can right now. Okay? Don't worry, sweetheart. You'll get the best. All right? Girl, you just want to see what you want. I'll just swim there. Yeah, I think it's about time for the management siguro ng PAL para at least malaman, diba? Yun. What is this? And the ground crew, just so you know, are very helpful. Tinutulungan nila kami to kind of fix the situation. So, yeah, they're really doing their best.
dahil nga sa kanilang tulong at medyo matagal lang konti pero nagawa ng paraan, ayun, naayos naman yung gusot. So yun, pumasok na kami sa aeroplano kasi okay na nga lahat. You can? Yeah, they have a... So yun guys, update tayo. Okay na siya. Guys na yung seating namin. Buti na pakiusapan. So yun nga eh, okay naman talaga yung mga nagtatrabaho sa Philippine Airlines kasi nagagawa nila ng paraan. Yun nga lang, yung maintenance at saka yung pagiging sigurado, like ensuring na yung amenities ng aircraft and yung mga basic na actually, no, na components ng air, ng upuan ng passenger, like yung tray, yung controls and everything. Sana maayos lang kasi hassle din sa mga passengers, di ba? Nagbabayad lahat ng passengers ninyo. So, ayun lang. Baka lang ano, mapakinggan itong aking konting request. So guys, boarding time na. Ito na. Masaya na ako. Okay na to. Scanning lang. Tapos pasok na kami. Tapos nun, meron pa palang isa. Hindi ko nakwento kanina. Bumili kasi kami ng item sa duty free na pampasalubong. So, kukunin na namin yung item. Dito pala yung binili mo sa duty free, hindi ibibigay sa'yo kagad dun sa store. Dadalhin yun dun sa gate ng eroplano at dun ibibigay sa inyo. Guess what? Problema na naman. Oh, the item's not there? We can get it later. No, the duty free item. Na naginip ba ako? Alam niyo, yun, ganun yung pakiramdam. Pero sabi ko, okay lang yan. What do you buy? The big man shop? Yeah, the duty free shop. The big free one. Go inside, I send it to you. Okay, thank you. You know... You're sitting in Phi Alpha? Yeah. See, Phi Alpha? Yeah. Phi A? Yes. Is it 5A still? 5A, yeah. Okay, here's yeah. The other one, the small one. Yeah, I will send it to you inside, okay? Isa lang ba yan? No, I got the receipt. It's a Chanel product, isn't it's it? It's Chanel, yeah. Diba? Laging positive thinking. Pero, yun nga. So, ang nangyari, tumuloy kami sa pagsakay sa aeroplano. Ang duty-free pala dito, binibigay pagpasok. So, hindi mo makukuha. So, hinihintay namin yung binili sa duty-free. Wala pa. So, sana humabol sa namin. Kung hindi, lagot. Parang nawala yung binayad na. At 5 minutes before isara yung pinto, dumating yung naghahanap. Ang sabi sa amin, hindi na daw makita yung item. Pero may good news. Yun naman, di ba? I-reimburse na lang daw kami. So sabi ko, okay lang, basta may reimbursement. Para sa Pilipinas ko lang bibili yung regalo. So sa mga katuwid, okay na, nakaupo na kami. At eto, ready na kami para sa aming flight. Crossing our fingers, sana maging okay na ang lahat. Dahil nga dun sa ginawang pagpapalit-palit ng upuan, hindi na kami magkakatabi na pamilya. Katabi ko si Danica at si Daniel katabi niya si Day. So at least may kasamang adult yung mga bata. Kaya nagsettle na kami ni Danica dun sa upuan at pinuntahan ko na si Daniel. Chine ko yung tray, okay naman na. Kaya bumalik na ako sa upuan. Mr. Milano, I'm Darlene. Darlene. Together with Jason. Yeah, your flight attendants for tonight's flight. Anyway, menu cards are here. Ito po yung sleepers, headsets, and your morning kit. Doon ko nakilala si Darlene at si Jason. Sila yung mga flight attendants namin. Nagbigay sila ng quick orientation at syempre pinakita rin yung menu. Merong 3 meal service yung buong flight. Una yung dinner. Tapos niyan magsuserve din sila ng pagkain sa kalagitnaan ng flight. At yung pinakahuli yung breakfast. Ang daming option kaya hindi ako makapili kagad. Besides that, may snacks pa in between. Pero bago ako mamili ng pagkain, papakita ko muna sa inyo kung ano yung meron sa upuan ko. Meron akong maliit na storage area sa harapan. Nagpa-function din niya na parang patungan ng paa habang natutulog. Tapos eto na nga yung complimentary nila na slippers. So hindi ka na kailangan magsapato sa aeroplano, di ba? Nakachinelas ka lang. At eto yung safety brochure. So yan, ba't ko nga ba kinuha to? Anyway, ibabalik ko na yan zan. At yung headset nila. So apparently nung una, di ba yung headset, yung jack hindi masasaksak. Pero ngayon okay na to, gumagana na. Natutuwa si Danica dun sa tunog ng plastic. Pumapalakpak siya. ASMR daw yun. At nagpresenta rin siya. Siya na raw yung magtatanggal ng mga laman ng kit isa-isa para ipakita sa inyo. Kaya tinulungan niya ako.
So ito na yung unang laman ng morning kit. Medyas yan na may kasamang sleep mask. Meron din yung body lotion. Kung gusto nyo mag-lotion ng buong katawan, pwede rin. O kung yung kamay, syempre ayos lang din, di ba? Sabi nila, kapag nasa mid-flight ka daw, nakaka-dry daw ng skin eh. Yan, ewan ko kung totoo yan. Tapos may suklay din yan. At syempre, ano, meron tayong toothpaste at toothbrush. May cologne pa. Kaso yung cologne hindi ko masyadong nagustuhan dahil parang pambabae yung amoy. At ito pa yung lip balm. Importante yan, lalo na kapag galing ka sa winter weather. Kasi natutuyo talaga yung lips. Tapos may mga anik-anik pa. And then the bag itself. Nagbigay rin sila ng hot towel sa amin. Were you offered drinks already? Not yet. I have some soda, some orange juice, some ice tea. You want orange juice or what? Some water, champagne. Do you got a sparkling water? Sparkling water, okay. Orange juice. You orange juice? Orange juice, okay. Yeah. I have mango and pineapple as well. I guess pineapple. Pineapple? Okay, right. That's fine. One. Thanks, man. You're welcome. Here, hot towel. Hot towel pa kami guys. Nag-ayos lang ako ha. Nakita niyo yung gamit ng camera ko, GoPro. Naubusan ng battery, nice wala. O eto, tutuloy ko lang. Ito naman yung blanket, syempre may unan din. Tapos yung tray ko dito, gumagana rin yan. So check namin muna lahat ng trays. Para siguradong gumagana lahat. At so far, so good naman siya. Pati nga yung control ng TV dito sa mga upuan namin gumagana eh. So wala nang issue at all. Alam nyo, swerte pa kami dito sa eroplanong to. Kumpara dun sa eroplano namin pabalik dito sa Chicago. Makikita ninyo kung bakit, mas nakakatawa yon. Pero right now, wala na kaming masabi sa service ng staff. Okay na, at komportable yung upuan namin. At eto nga pala yung controls ng upuan. Pinakapaborito ko dyan yan, yung paghiga. Siyempre, di ba, tulog ka agad iniisip ko. So yan, pipindutin mo lang yan, tuloy-tuloy na yan na magko-convert. So magpa-flatten na yung upuan, magiging kama na. Yan ang kagandaan dito guys, talagang makakahiga ka. Totally, na parang kama. Kumbaga yung paa mo, naka-level din sa ulo mo. Tapos meron pang privacy wall yan, na ma-adjust mo. Kung hindi mo kakilala o hindi mo kasundo yung katabi mo, syempre pwede mong hilahin. Yan, for now, nagsisettle na ako. Magtitsineras lang ako para makapag-ikot-ikot din. Hindi ko na muna sinuot yung medyas na pre-provide ng PAL. Kasi pag tinanggal ko yung medyas ko, baka mangamoy eh. Baka magkagulo sa loob ng eroplano. Hindi katagala, nag-take off na rin kami. After around 30 minutes to 1 hour, eto na, nag-aayos na sila dahil nire-ready na nila yung tray namin for dinner. Sobrang nabusog ako, literally, sa flight na to. Ang daming pagkain. Yung nakikita ninyong canapés, hindi yan appetizer. Yan yung pre-appetizer. Dahil may appetizer pa maya-maya na isiserve. Nabusog talaga ako sa buong flight na to. Ang daming pagkain. Sa tingin ko, dito sa area na to bumabawi yung PAL. Para makompensate yung mga luma nilang eroplano. Pero syempre, maintindihan din naman natin dahil galing ang PAL sa bankruptcy, kaya ganyan. Yun nga, no? So kinain ko na yung canapés at okay naman. Tapos nyan, pagdating naman sa appetizer, ito yung in-order ko. Smoked salmon yan na may king crab. At meron pang bread yan. Aside from the salmon and king crab, sinuserve pa yan na may capers, may onion, lettuce, tomato, at yung sauce naman, yan yung lemon dill dressing. Siyempre, ano, nag-prepare na akong kumain. So ito yung utensils natin. Kumpletong-kumpleto. At silverware talaga. May toothpick pa. So meron yan dalawang kutsilyo at dalawang tinidor. So dalawang set yan dahil yung isang set para dito sa appetizer, tapos yung isa naman para dun sa main entree mo, dun sa main dish. Kaya yan, inumpisahan ko na kumain. So dito muna ako sa king crab. Kala mo mayo na may tuna lang, no? Pero king crab yan. At sobrang sarap. Tapos dumating na rin yung bread. Ang dami rin options. Actually, tatlo. Pinili ko dyan yung garlic bread. Tapos sinubukan ko na yung king crab. Pagkasubo pa lang, kunyari nag-isip ako pero ang totoo na sarapan talaga ako niyan. Tapos yung salmon naman. So itong salmon na to ay brined. Kaya naman naisip ko na kainin na lang to kasama yung lettuce. Parang nagsasamgyup lang, di ba? Tapos sinamahan ko na rin yan ng king crab. Actually guys, pinaghalo-halo ko na lahat. Total, ganun din naman, di ba? Sa tiyan din ang punta ng lahat ng yan. So yun nga, no? Niligay ko na yung dill dressing dun sa ibabaw ng salmon. Dapat talaga sa buong salad din nahalo yan. Pero okay lang naman, di ba? Inisip ko na lang na tartar sauce yan. At
Pagkatapos ko maubos yung salad, yun, kinain ko na yung garlic bread. Inexpect ko dito yung tipong crispy at crunchy, pero makunat-kunat na. Nahirapan akong umuya, pero okay yung lasa. E tubig lang naman yung katapat, diba? Pagkainom mo ng tubig, yun, unti-unti lumalambot na yung garlic bread, okay na. Tapos sinerve na nila yung main entree. Ito yung kinuha ko. Yan yung prawns in Thai chili garlic sauce. Yan yung tawag nila dyan. So ano-ano ba yung mga nasa side? Yung nakikita ninyong gulay, ang tawag dyan ay kailan. Chinese vegetable yan. Meron din yung black mushroom at sinoserve din yan kasama ng pad Thai noodles. Nung tinikman ko actually guys, nagustuhan ko yung lasa ng prawn. Ang sarap. Hindi ko na nga tinos yung sauce dun sa noodles eh. Dahil naisip ko baka mawala yung lasa ng sauce. Pero alam niyo yung noodles, may sariling lasa rin pala siya. Hindi siya regular na noodles lang. May nilagay din na seasoning. Kaya okay na okay. Na-enjoy ko rin siya. Dahan-dahan lang yung pagkain ko. Kasi wala naman akong gagawin pagkatapos eh. Ang haba pa ng flight, diba? Kaya yun, tinikmang ko lahat. Tsaka ninamnam ko. Pero hindi pa nagtatapos yan eh. Kasi nung naubos ko na yung entree, eto na, may dessert. Yan yung vanilla panna cotta with mango coulis. Yan yung nasa ilalim yung coulis, yung kulay yellow. So nung tinikmang ko guys, akala ko sobrang rich. Pero saktong-sakto lang. At yung mango coulis guys, ang sarap ng lasa. Tapos meron pang mga blackberry, blueberry at strawberry on the side. Nagse-celebrate talaga yung taste buds ko. Sa dessert na to. Yun nga lang no, ito yung pagkakataon na dapat talagang maging sobra yung self-control mo eh. Kasi pwede pa akong humingi ng extra na dessert kung gugustuhin ko. Tapos niya nagpadala pa. Meron pa silang cheese bowl na may cracker. Pero sabi ko wag na muna yung cheese bowl, solve na ako eh. Kape na lang. Pero yung kape na in-order ko yung decaf para naman makatulog ako. So yun nga, nagkape lang ako sandali. Tapos nakinig lang ako ng music na pampaantok. At maya-maya lang, dahil sa kabusugan, inantok na rin ako. Pero bago ako matulog, nagbilin muna ako sa mga flight attendants. Nagisingin ako sa mid-flight. Ayoko kasing ma-miss yung mid-flight na snack. Nandyan yung arroz caldo, guys. Yan yung isa sa mga sikat na sinuserve ng Philippine Airlines. At syempre ayoko ma-miss yun. Kaya yun, natulog ako tapos maya-maya lang ano, eto na, ginigising na ako kasi kakain na naman daw. So yan guys, nakikita nyo yung itsura ko kung bagong gising. Wala nang hila-hilahmos yan. Hindi ko na alam kung anong sinasabi ko dyan kasi hindi ko na rin marinig ang ingay ng aeroplano eh. So noong mga panahon na to, nakapahinga na ako mabuti. Hindi na ako ganun kainis sa Philippine Airlines. Kasi nga tingnan nyo, yung pagkain okay naman. Tapos alagang-alaga pa kami. Eh, nababawasan na yung inis ko. At syempre naiintindihan ko rin naman kung bakit luma yung aeroplano nila, diba? So ito, in-enjoy ko na lang yung pagkain. At this point sabi ko okay na yung mga hassle. Bati na kami ng pal. In-enjoy ko na lang itong arroz caldo. So itong arroz caldo na to, hindi ito yung super sarap na arroz caldo. Pero guys, by the quality pag sa airline, masasabi mo na okay na to. Marami pang pwedeng i-improve pero di ba ba't ka maghahanap na sa gitna ka ng flight eh sa kakukuha ng mga kung ano-anong hinahanap mo, di ba? Para sa akin okay na to, mainit-init pa. Saka okay rin yung lasa. So sa makatuwid, inubos ko na naman. Ayan. So pagkagising ko, gumising lang ako para kumain. Tapos nagkape ako, decaf uli para makatulog na naman ako. Yun na lang eh, binawi ko na lang sa pagkain. Kumbaga nag-stress eating ako at this time. Pero enjoy naman. At guys, ha, malaman tong arroz caldo nila. So yung chicken dito, chicken breast, walang kabuto-buto, as expected. Ang challenge lang dito yung turbulence. Nakikita ninyo yung galaw ng kape at saka ng tubig? Hindi ko ginagalaw yan, ha? Yan yung galaw ng eroplano. Nakakahilo talaga. Pero syempre, di ba, no? Uunahin mo pa ba yung hilo? Kain muna tayo. Yun nga lang, hindi ko makuha yung kape. Nahirapan akong kumuha ng kape kasi kapag kinukuha ko, natatapon. So nintay ko muna na mawala na yung turbulence, tapos nagkape na ako. Nagising na rin si Danica. Hindi siya nakapag-dinner kanina, kaya pinakuha ko na yung dinner niya. So yung kinuha niya dito yung beef. Hindi pa nga niya natatry yung beef, biglang dumating na kagad yung mga dessert. Ako, napaka-overwhelming para sa kanya kasi nakita niya kagad yung panna cotta. Tapos may ice cream pa. Hindi, syempre kinuha niya pareho. Sabi ko sa kanya, huwag niyang kunin lahat eh. Ako na naman kasi uubos pag may natira.
Tapos maya-maya lang dumating na ngayon yung snacks. Eh, eto, confident na ako. Sabi ko sa kanila, no, I'll pass this time. Next, ayun. So, sa kabusogan ko, naglakad-lakad ako sa aeroplano. Pumunta ako sa kusina. So, dito nila pinaprepare yung mga pagkain. Hindi na sila nagluluto ng pagkain sa aeroplano, ha? Iniinit na lang yan. At piniplate na lang nila kung kinakailangan. So, yun nga, ikot lang ako ng ikot hanggang mawala yung kabusogan. Tapos yung kung ano-ano nakikita ko. Yan, tapos yun, bumalik na ako sa upuan and fast forward, guys. Eto na. Breakfast time. Malapit na kami mag-land dito sa Pilipinas. O syempre, pagkain na naman. Sinerve na nila yung fruit platter. Nag-serve na rin sila ng bread. Marami ring option. Si Danica mahilig sa bread yan. Kumuha siya ng soft roll at ng cinnamon roll. Ako, pagkakatanda ko, soft roll lang yata kinuha ko. Iba't ibang mga prutas yun nasa fruit platter. Meron silang honeydew. Meron ding cantaloupe o yung melon. May pinya rin sila. Strawberry. Cheers. At meron din silang grapes. Siyempre, almusal. Isa-usaw na yung tinapay sa kape. Diba? Wala nang hiya-hiya yan, guys. Kaya talaga ako kumain eh. Diba? Bakit ba? So yun, guys. Nasa-enjoy ko yan ng ganyan kasi mas lumalampot yung tinapay. Kahit yung tinapay mo, yung tipong matigas na. Although yung tinapay dito hindi matigas, ha? Soft ito. Pero diba, alam mo yung kahit 1 day old na, 2 days na yung tinapay, pag sinawsaw mo sa kape, lumalambot eh. Don't worry, I chose it for you. Ito na yung almusal ko. Merong egg, sausage, may hampaya na tatago lang sa ilalim. Tsaka may bacon. Tapos may mushroom, may grape tomato. At yung nakikita ninyo na may black sa taas. Actually, ano yan? Potato yan. Mashed potato na binake pa nila. Tapos may asparagus nga. Di ko lang kung nasabi ko na. Anyway, yon. Pagdating naman kay Danica, tapa ang in-order ko sa kanya. Mahilig siya dyan eh. Wow! Look at that. Sobrang nabusog na ako dito sa trip na to. Tapos maya-maya, biglang dumating si Darlene. May dala-dala. Gourmet tuyo. Sino ba namang hindi dyan? Kaya pinapako na. Kahit walang kanin, okay lang yan. By this time, guys, nakalimutan ko niyang galit ko sa pal. Anong galit? Tampo? Wala na nga tampo eh, ha? Oh, best friend ko na sila ngayon. May ibang kwento na naman. Nagtampuan na naman kami, pero ibang kwento yon. Okay? So ngayon, guys, inubos ko na yung gourmet tuyo. At yun nga, papalanding na kami sa Pilipinas. Diba sa sobrang dami ng kain, dapat ilalabas mo rin. Tip sa inyo, guys, pagtulog na lahat. Yun, para hindi nakakaya. Doon kayo biglang pumunta ng banyo. Para at least hawak na yung oras nyo. Anyway, guys, papunta na kami ng Pilipinas. At yun na nga, papalanding na. Nakikita ko na yung ilaw ng Manila. Andating kasi namin doon madiling araw. Hi. What time is it right now? 4:45? Yeah. The dashi. Oh, where are we going? Thank you so much. But you know, after I ate my chips, they gave me feel like in life Danica. Yun, so bago kami palabasin, sinabihan muna kami na pumunta sa carousel number 6 para doon i-claim yung mga baggage. Kaya syempre, ano, nagmamadali na kami, pumunta na kami kaga doon. Ang kinakatakot ko dito kasi baka hindi nadala yung mga baggage, no? Pero mabuti naman nadala. So yung takot na yun, nawala. Yun nga lang, mayroon ding hindi maganda nangyari. Okay lang sana na makalimutan yung gamit eh, di ba? Pero yung nangyari sa amin, sadya to eh. So yun, naglakad na kami, papunta sa immigration. Tapos yan, papunta na sa carousel. Maaga pa lang, nasa carousel na kami. So feeling ko maaga kami makakapunta sa bahay. Yun nga lang, ang tagal namin nagantay. Siguro mga isa't kalahating oras na yung pag-aantay na yun. Imagine that, ano? Ang tagal bago lumabas yung luggage namin. Pero eventually, nakuha din namin lahat ng maleta. So syempre, masaya na kami. Dire-diretso na. Papunta na dun sa magsusundo sa akin. So, eto, tumatawid na kami dun sa airport. Eh, itong mga babae, hindi marunong tumawid. Kaya sabi ko, sandali lang, huwag kayong tumawid basta-basta. Buti na lang si Manong Guard to the rescue pala. Sir, paki na lang, hindi marunong tumawid sa mga yan eh. Okay, thank you. Boss, salamat ah. Ngayon lang nakatawid yan eh. Sa akin nakapark.
Tapos nalubak pa nga ako, naalala ko eh. Tinutulak ko yung cart, tapos nalubak, nahulog lahat ng maleta. Pero okay lang, kasi ayun, ayos naman. Nakita namin yung sumusundo na sa amin, yung bayaw ko. Tapos yung parents ni Day nandun din, at dumiretso na nga kami dun sa bahay. So yun nga guys, so pagdating sa bahay, sikat tumakyat na dun sa kwarto. Yung luggage kasi nandun na, no? Yeah. And then what did you do after that? I looked inside. I was trying to find everything, right? Yeah, yeah. Everything was unzipped and nothing. All the gifts were stolen. Oh. Did you have a lock on your luggage? Yeah. So it was open? It was open. Yeah. So yung pala yun. So nung binuksan na niya yung luggage, hindi halata na may nawala sa loob kasi yung padlock, nakakabit pa, nakalock pa. Mm-hmm. So, can you tell us what are the contents that got lost? One Kate Spade bag for my tita, Tita Techi, and then a fossils bag for my tita Eddie, and Oakley glasses. Oh. They also stole my used perfume that was given to me from my mother. And the chocolates. Oh, and the expensive chocolates. It was the sea salt chocolates. Yun nga eh. And ito nga to guys, no? Nagtataka kami kung saan ang galing to. I mean, kasi hindi kami pwedeng magbintang basta-basta. Dahil tatlong lugar yung pinuntahan namin, tatlong airport eh. Galing kami sa Chicago, so nandiyan yung O'Hare. Nag-land kami sa San Francisco. Tapos nun, nagpunta kami ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. So tatlo. Hindi ko alam kung saan nawala yun, di ba? Pero, hindi ko alam, pati chocolate kasi nawala. So, hindi ko alam kung paano natin babasahin yung scenario na yun. Nakakalungkot. Tapos sabi mo, ilang Oakley yun? Mm-hmm. Parang more than one Oakley siya. Yeah, it was also like a lot of reading glasses too. Oh. For my aunts. So, napakahalaga ng mga gamit na nawala talaga guys. At yun nga nung magpapasko, may idea kami na dapat i-secure yung gamit, syempre, no? Kasi nababalitaan na din naman yan before. So, lahat ng mga mas mahalagang gamit, dala namin sa hand carry. Pero mahalaga din kasi yun sa check-in eh. Talagang walang choice na yung mga pangregalo. Gusto lang namin magpasaya sa Pasko, kaya ganun. Talagang nag-effort kami, nag-ipon, para makabili ng mga pangregalo. Tapos yun, wala. Si Day, parang nakaisip na i-check din yung gamit. No? Tapos chinek mo na. Chinek ko yung bag. Nawalan din pala. Kasi ko naman yung umiyak. Pero, nagalit ako. Oh. Nainis ako. Oh, alam nyo guys, yung brief, yung ano, yung perfume ko rin. Mga pangregalo din. Tsaka yung mga personal items. Marami tayong nawala actually, no? Kidding marami aside. Din naman. Mga signature. Actually guys, mga signature. Marunong kasi yung mga nanguha. Ano yung kinuhang brand dun sa dala natin? Coach, Kate Spade, Adidas, yung Ralph Lauren. Aha. Ano yung iniwan? Yung mga Gap. Yeah. Mga Old Navy. Old Navy, Gap. Yung mga pambata, actually, iniwan. So, marunong siguro yung kumuha, ano. Pero iniwan niya yung Gucci. Ay, hindi niya alam. Yeah. Paano nangyari yun? Yeah, inaiwan niya isang box ng Gucci. Kung sino ka man, may pinagtaguan ka man ng Gucci dun sa pinakaloob, hindi mo nakita. Ayun. Ang weird, no? Yung pa yung hindi ginuha. Isa pa pala dun sa kwento, kasi yung father-in-law ko, yung tatay ni Day, nagpabili ng sapatos. Eh talagang sobrang excited na siyang makita yung bagong sapatos. Pinapakita yung sapatos. So talagang nakita na. Excited ini-imagine na, na siguro, no? Susuot niya sa birthday niya. Oo, susuot niya sa birthday niya. Kasi yung birthday niya, a few days after Christmas. Tapos, nung binubuks na yung natatawa ko at the same time nalulungkot ako at naiinis din ako kasi parang, alam mo yung anticipation ng tao about that shoe or that pair of shoes. Nandun eh. Kumbaga talagang suot na siya. But then, yung tipong pat nawala. Natawa ako dun sa reaction at first. Kasi akala ko nagbibiro. And then nung kinonfirm na pati yung sapatos na bago na pangregalo nawala. Ayun, dun ako nainis. Na parang pati ba naman yung mga bagay na ganun? At nakitang-kita namin sa mukha niya. No? Sobrang lungkot na siya. Nalungkot siya. And so sad. He got sad. Tapos lumabas lang kami. Pumunta tayo sa Alabang. Mall. Bumili kami ng kompalit para man sumaya naman si Dad. Surprise namin si Dad. Tingnan natin kung ano yung reaction niya doon sa sapatos. Sana matuwa siya. Well, Ben. Thank you. Ay, ang cute naman. Good. Oh, yes. Sumati niyo na po. Oh. Actually, suot niyo ngayon. Suot niyo na ngayon. Ayan. Oo. May rugby rin yan. Ayun. Palula. Ayun.
nakitang ko lang yun. Oh, rugby. Kaya ko na ng mga... Kumikita yung mga tindahan ng rugby sa inyo. Yan. Sukat natin. Kahit hindi yan yung gusto ninyong brand, baka naman okay, diba? Mas maganda to. Wala bang white? White yan! Ano ba yung mata nyo? Ayun, masaya naman siya. And yun nga, at least, di ba, nakabigay kami ng ngiti sa mukha niya. Pero, ako pala yung hindi sumaya. Kasi, kaya ko hindi alam si Day kasi nagsosolve ng mga problema namin eh. So, binilan namin ng regalo uli yung mga nawalan. Kaya hindi ako sumaya. Kasi gumastos na naman kami na manibago. Pero don't get us wrong, guys, ha. Wala kami pinagbibintangan kung sino man o saan man. Kasi totoo, wala kami ebidensya kung saan nangyari yun. Kunento ko lang sa inyo kung ano yung pinaka hindi magandang nangyari. Yung experience sa PAL, wala yun. Kasi, di ba, nagawa naman ang solusyon eh. Ang hindi lang talaga namin matanggap, yung mga nagnanakaw pa rin sa mga bagahe. Kasi I'm sure hindi lang naman nangyari sa amin yun eh. Nangyari yan sa ibang mga tao rin, malamang sa mga kakilala ninyo, malamang sa inyo. Diba? May experience din kayo. Sana huwag kayong magkaroon ng experience na ganun ha. Pero sana rin, huwag kayong mawala ng tiwala sa Pilipino, sa Pilipinas. Kasi unang-una, hindi naman talaga natin alam kung saan nangyari yun. Yun lang naman yun. Instead na siguro, tingnan natin yung mga masamang nangyari para sa experience namin. Kinukwento ko lang to para magkaroon lang kayo ng lesson. Mag-ingat lang, extra na ingat. Kasi sa totoo lang, despite of all that happened to us na hindi maganda, pagdating naman sa Pilipinas, sobrang saya namin eh. Kumbaga, mas okay, mas mataas yung level nung magandang nangyari kumpara dun sa hindi. Kumbaga, sa suma total, positive pa rin yung naging epekto ng aming bakasyon. Kahit nung pabalik, maraming hindi magandang nangyari. And again, guys, ha, sobra to. Kung yung nakita ninyo kanina, hindi maganda. Siguro mga times 10 yung pagpabalik. Tapos isa pa pala, remember nung naghahanap na kayo ng Tita Day ng mga gamit, right? Mm-hmm. And then suddenly, may nakita ka dun sa bag mo. Yung ibang gamit ni Kat nandun sa luggages natin. So, oo, no? Mix. So, na-mix yung mga gamit namin. So, ibig sabihin, ginawa na lang yun at that same location. Hindi ko lang kung saan ginawa, pero yun, nag-mix up. Siguro yung maleta, maraming nakabukas at the same time. Yeah. So, parang nag-ano siya, looting galore siguro, yeah. Parang ganun. Tapos yun. So, yun yung nangyari sa amin, guys. And, watch out kasi hindi naman tayo panay-negative, diba? Ito, kapupulutan ng aral. Yung mga next na escapades namin sa Pinas, panay-kasayahan. Masaya naman. No, sobrang saya, sobrang saya. Pero ito yung tip ko. Yung pabalik dito, kasi alam nyo naman, diba, na wala na tayong panlasang Pinoy kitchen. Ikukwento ko sa inyo yung buong detalye. Kaya nasa hotel kami ngayon eh, dahil doon. So, yun na yun sa ating last video kung saan. Last video sa series ha. Hindi yung last video. Last video lang sa series na to. Kasi kwentuhan videos lang naman, diba? Ayun, yun lang. So guys, abangan ninyo yung mga next videos natin. And thanks for watching.